Nagpaalala ang World Health Organization sa mga bansa na paitingin pa ang COVID-19 response, lalo ngayong may Omicron variant. Ayon kasi kay Dr. Michael Ryan ng WHO, mas mabilis makahawang Omicron variant kaysa sa ibang variant ng COVID-19. Pero hindi naman daw ito kasing bagsik ng Delta variant ayon sa kanilang preliminary data. Sa ngayon, higit 30 bansa na ang naitalang may mga kaso ng Omicron variant. Kaya payo ng WHO sa mga gobyerno, huwag maging kampante at pabilisin ang vaccination programs. Any complacency now will cost lives. Many of those who don't die could be left battling long COVID or post-COVID condition, a disease with debilitating. Malamig ang simoy ng hangin. Magpapasko na talaga mga paps, pero imposible pa rin daw mag-snow sa Pilipinas. E ano kaya yung nag-viral na video mano ng snow sa Tagaytay? Magbabalita si Mobile Journal King Senko. Mga paps, ito ang lugar dito sa Tagaytay City kung saan nakunan umano ng isang TikTok user ang pagbagsak ng snow. Tama mga paps, dito sa Pilipinas yan, sa Tagaytay. Samahan nyo ko, alamin natin ang feels ng mga taga rito pagka ganyang kalamig at halos mag-snow na. Mga paps, nag-viral ang video na ito sa TikTok at iba pang mga social media sites. Ang dahilan, snow. It's snowing! Pero ang mga matagal nang naninirahan dito, hindi kumbinsido. Kapag ganitong panahong December, talagang nangyayari yung gano'n na parang snow sa sobrang lamig. Pero wala pa akong naranasan dito na nag-snow ang Tagaytay. Paniwala nila Ate Remy, fog lang ang nakuna ng video ng netizen. Sa 5 decades raw kasi niya sa Tagaytay, tanging hailstorm lang ang kanilang naranasan. Paliwanag naman ng eksperto. Para klaro lang po, ano, imposible talaga na magkaroon ng snow dito sa Pilipinas dahil nasa equator yung bansa natin. Iyan po yung bahagi ng mundo na talagang all throughout the year, mainit talaga yung temperatura sa atmosphere natin. Maaring yung nakitang mistulang niyebe na doon sa Tagaytay, yung tinatawag nating hailstone o yung tipak ng yelo na bumubuhos kasabay nga nitong mga pag-ulan. Dagdag pa ni Tricia, isang dramatic na climate change ang kailangan munang mangyari bago magsimulang umulan ng snow dito sa Pilipinas. Pero in fairness naman kasi mga paps, kahit wala talagang snow, bilang taga rito sa area ng Tagaytay, malamig nga naman talaga simula ng mag-bear month. Parang only aircon. Kaya ang mga residente, may payo sa mga nagbabalak magbakasyon. Magbawon ng jacket. Doble, triple pang jacket ang kailangan gamitin. Mga paps, ramdam na talaga ang Pasko ngayon. At itong Tagaytay ang isa sa pinakamalapit na pwede niyong puntahan kung gusto niyong makaramdam ng kakaibang lamig. Huwag niyo lang kakalimutan magdala ng damit pang ginaw dahil iba na talaga ang lamig dito. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita.